If you are doing your best to achieve your goals and dreams, and then magigising ka na lang bigla na hindi ka okay, nalulungkot ka, you are overthinking, paano pag nag-fail ka, paano pag na-reject ka na naman, feeling mo walang progress, you feel stuck, tapos ang bigat ng katawan mo. Diba naituro ko na sa inyo paano tayo makaka-move forward in life? So yung bag na dala-dala mo araw-araw, normally, galing sa past experiences yung laman. Mga basura from the past, negative emotions, hatred, anger, anxiety, and ang bigat nun. So what I want you to do is, remove the negative emotions from the past. At papalitan mo yan ng positive emotions. Papalitan mo yan ng dreams, ng goals. So ang nagpapabigat na sa balikat mo ay mga pangarap mo. So now, you are moving forward in life and you are actually achieving things little by little. Pero merong tinatawag na resistance. Since dating habit mo, dating nakasanayan mo na yung mag-isip ng negative, sobrang daling bumalik doon. Kaya, the more that you achieve your goals and dreams, little by little, minsan merong sumusundot na resistance. Yung gigising ka na lang na bad trip ka talaga. And right now, I'm honestly having a really bad day. Like, really bad day. And that is why I decided to share this vlog with you, because we will try to convert a really bad day to a really productive one. So make sure that you watch the whole video. And yes, my name is MJ Lopez, and welcome to another vlog. Guys, meron tayong mga Zoom meetings tonight. At ang pinakauna doon would be a Zoom meeting for Nigeria. Kasi isa sa TikTok follower natin na si Jonel, na ngayon ay business partner na natin sa WE, meron siyang kausap online sa iba't ibang lugar. At isa doon, yung kausap niya sa Nigeria. So nag-set tayo ng Zoom meeting habang hinihintay, nag-vlog tayo. So, and also habang naghihintay, nag-i-edit tayo ng konting videos for TikTok. Kaka-upload ko lang ng isang video. So, actually nag-a-upload pala, nag-a-hashtag pa lang tayo. So, ayan guys, uploading tayo ng video sa TikTok. And habang nag-a-upload, ito pinapanood ko ngayon yung isa sa distributor again natin from TikTok din. Actually si Wendell, pakita nga dito sa camera, pakita ka. So si Wendell, mapanay kasi yung TikTok niyan, yung mga tinuturo ko sa kanya, ina-apply niya, and sineshare niya rin sa TikTok. Tapos yung sarili niya mga experiences. Siyempre nai-inspire din yung mga tao, nakakakuha na rin siya ng mga tao. So ito, habang ana-upload, chine-check ko rin yung mga videos na na. And this is actually one of the best ways for you to be productive. Kumbaga, you stay connected with your goal. Kasi, kagaya nito, naghihintay tayo, wala pa yung guest natin. At least, we are still being productive. Right? So mukhang ito na yung guest natin. Emmanuel? Ay, hindi pa pala. Iba pa pala to. Sino, kaninong guest yung Emmanuel, sir? So wala pa pala guys, false alarm. Iba pala yung dumating. I think from TikTok ulit. So guys, nakakatawa lang din, no, from TikTok. Kasi hindi naman talaga ako mahilig mag-TikTok before. Hindi ko kasi alam na may market pala doon. Hindi ko alam na pwede ka pala mag-share ng inspiration and motivation doon. Akala ko kasi before, sayaw-sayaw lang, pakanta-kanta, ganyan. I didn't even realize na pwedeng-pwede palang mag-share doon ng business opportunities, mag-share ng inspiration, motivation, and education about business. So, after this meeting sa Zoom, actually maraming mga meetings sa Zoom, may mga meetings pa kami, mga leaders naman. Tingnan natin anong mangyayari later. Ayan guys, quick update, na-injan tayo ng kausap natin. Pero okay lang, nagkwentuhan na lang kami sa Zoom meeting. Kasi nag-invite din ako ng mga tao na pwedeng mag-sit-in sa meeting para mapakinggan nila yung presentation ulit. Pero wala, hindi nag-join yung kausap natin. Pero okay lang, I'm still productive kasi nakapag-post tayo ng mga video sa TikTok, nakasagot tayo ng ilang comments. If you are a TikTok follower na nanonood ng video ko ngayon, I just wanna say, hindi ko talaga kayang sagutin lahat ng comments, and I focus on answering comments na may context. And lahat naman ng comments, I do my best to read it and reply. Although hindi ko lahat kayang sagutin ng video comment. And if you are a TikTok follower, salamat sa support, tuloy-tuloy lang tayo. Dito rin sa YouTube, marami kayong matututunan because this is where I upload longer videos. And since ang topic natin is related to converting a bad day to a productive day, converting negative emotions to positive emotions, meron akong i-share sa inyong kwento na related sa topic natin. Yes, good day to you guys! My name is MJ Lopez at meron akong kwento. Story time. Sa isang isla, meron 10
mangingisda. At sa panahon yon, hindi pa uso yung technology. So basic na basic pa lang ang paraan nila ng panghuhuli ng isda. May stick, may pisa, at may pain. So pare-pareho lang sila ng way sa panghuhuli ng isda. Until such time na may dalawang magiting na mangingisda, si M at si J. Si M, naka-imbento siya ng bangka. At si J, na-imbento niya yung lambat. And because of that, in just 2 hours, nakakahuli sila ng sobrang daming isda to the point na mas marami pa silang huli kaysa dun sa 8 mangingisda na halos maghapon na mimingwit. So yung 8 mangingisda, nagreklamo. Kasi sabi nila, unfair! Sobrang dami nilang nahuhuli sa 2 oras kami, nagpapakihirap kami, napapagod kami. Nag-meeting ngayon yung mga elders. So sabi ng matatanda, pag-usapan natin to. So sabi ng isang elder, ganito gawin natin! Ipagbawal natin yung invention nila para pantay-pantay tayo. So ang gusto niya, ipagbawal ang bangka at ang lambat, which represents technology. Kasi invention yun eh. Sabi naman ng isang elder, ganito na lang, bigyan natin sila ng tax na 80% at ibigay natin dun sa 8 mangingisda. So ang gusto niya, lagyan ng tax na 80% si M saka si J. So ang sabi ng pinaka-wise na elder, ganito gawin natin. Kakausapin ko yung 8 mangingisda. At ang sabi niya doon sa 8 mangingisda, kayo, gusto niyo ba talagang maging mangingisda? Masaya ba talaga kayo sa pangingisda? O meron kayong ibang gusto? Sabi ng isang mangingisda, ako po, ang passion ko po talaga, bumuo ng bahay. So sabi ng wise elder, okay, ang gawin mo, gawan mo ng bahay yung magigiting nating mangingisda. Si M at si J, paano po ako kakain? Since ikaw ang gumawa ng bahay nila, babayaran ka nila ng isda. Nagawa mo yung gusto mo at nakakain ka. And we will call you Carpintero. Itong si Carpintero, since mahal na mahal niya yung ginagawa niya, natuto siya, nag-aral siya, naging engineer siya. Kaya mas nag-improve ang society nila. Sabi naman ng isang mangingisda, ako po, mahilig po ako sa bata. At ang passion ko po talaga is magturo. So sabi ng wise elder, okay, ang gawin mo, alagaan mo yung anak ng engineer natin at yung anak ng mga mangingisda at turuan mo sila. And we will call you teacher. And since itong si teacher, mahal na mahal niya yung ginagawa niya, yung mga bata, mas mabilis natututo. Sabi ng isang mangingisda, ako po, ang gusto ko po talaga is magluto. So sabi ng wise elder, okay, ang gawin mo, ipagluto mo yung engineer, yung teacher, at yung mga mangingisda. And we will call you chef. And since sobrang passionate siya sa pagluluto, sobrang mahal na mahal niya yung ginagawa niya, maraming na-inventong putahe. At nag-grow ang community nila. So what's the moral of the story? Kung dadating sa time na because of technology, maraming mawawala ng trabaho, it doesn't mean naghihirap tayo. It means mas nagiging advanced ang society natin. And because of technology, maraming mawawala ng trabaho. Pero yung mga nawala ng trabaho, pero kayong mga nawala ng trabaho, it is now your chance to do what you love. Kasi kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, magiging magaling ka dyan. And when you are able to create value in your field, wala kang choice. Yayaman ka. When you offer value, doon ka binabayaran. And that is why we should not work for money. Because money is only a physical manifestation of abundance. And you will have an abundant life if you are doing what you love, if you are super passionate in what you are doing, and when you are able to reach your full potential. Tandaan mo to, if you want a better life, you just have to be a better person. And when you become a better person, you get better value. You become a man of value. At pag valuable ka na, yung pera kusang susunod sa'yo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, mas magandang gawin mo yung gusto mo. Ano ba talaga yung gusto mo para sa sarili mo? Because kami mga entrepreneurs, we are not working for money. We are working for a better future. At mas maganda kung magtutulong-tulong tayo. Ayan guys, natutunan natin na sobrang mahalaga kung mahal mo yung ginagawa mo. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, hindi siya magiging work. Na hindi ka excited kasi matatapos na yung maghapon. Kasi normally pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, excited kang umuwi ng bahay. Tama? Pero pag gusto mo yung ginagawa mo, excited na excited kang gawin siya. Excited na excited kang magkaroon ng progress. Excited na excited ka na kailan kayo magpunta ng office, kailan ako mag-vlog ulit, kailan ako mag-tiktok ulit, kailan ko i-share yung business. Kasi nga, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. That is the main reason why I keep pushing you guys to do what you love to do. Don't allow other people to dictate
dictate what you should be doing. Because alam mo sa sarili mo, ano dapat yung ginagawa mo. Like in my case, dumadating sa point na hindi na kinakaya ng katawang ko yung mindset ko. Hindi na kinakaya ng katawang lupa ko yung mindset ko. Pero, after magpahinga, bad day, rough day, laban ulit. And right now, I started to feel really good about myself. It's because kahit alam ko na hindi ako okay, sobrang daming negative emotions, sobrang hindi maganda yung nararamdaman ko, ang bigat ng katawan ko, pero nagawa ko pa rin. Gumagawa ako ng video ngayon, nag-e-edit tayo ng video ngayon, nakapag-upload tayo ng TikTok videos. Ang dami kong nakausap. And this day is starting to be really productive. So habang naghihintay tayo sa next Zoom meeting natin, ang mahalaga, may natutunan tayo, alright? So habang naghihintay tayo sa next Zoom meeting natin, nag-e-edit tayo ng TikTok video. And this TikTok video is actually very conducive din sa topic natin, no? So this is about the good and the bad wolf. Na ano ba yung importance ng ginagawa natin ngayon na pag negative na yung nararamdaman mo, kailangan mo talagang i-shift agad to positive. You have to see the good in every situation. You also have to create a situation that is beneficial for you. Kasi kung negative yung nangyayaring sitwasyon, edi baguhin mo. Create a situation where you can win. Create a situation where you can be happy. So for now, panoorin muna natin guys ang video about the bad and the good wolf. I'm gonna share with you a very powerful idea. Let's just say that you are taking care of two wolves. So meron kang alagang dalawang wolf, the bad and the good wolf. And every day of your life, you have to choose. Pag nagpakain ka sa mga alaga mo, you can only feed them one at a time. So kailangan mong mamili. Ang pakakainin ko ba ngayon, si bad wolf or si good wolf? So the more na pinapakain mo si bad wolf, lalo siyang lumalaki. And the more that you feed your good wolf, siya rin yung mas mabilis na lalaki. And the idea here is this. Every day, you are feeding your wolves with emotions. So every time that you are doubting yourself, you are fearful, or you are doubting somebody, or you are hating someone, you are feeding your bad wolf. Every time that you are angry, kapag nagagalit ka, nagseselos ka, naiinggit ka, naninira ka ng iba, yan ang nagpapakain sa bad wolf mo. And the more that you spread negativity, lumalaki ng lumalaki si bad wolf. And the worst part is this, the more na lumalaki si bad wolf, the more na mahihirapan ka ng pakainin si good wolf. Kasi yung dalawang alaga mo ay nandito. Kaya dapat everyday, you are feeding your good wolf with positive emotions. You do your best to be happy, to feel joy, to feel abundant. You should always be grateful for all the things that you have. Kasi if you are always positive, you are always optimistic, you can see the good in every situation. You have empathy, compassion, love. You are now then feeding your good wolf. At kung positive lang lagi yung lumalabas sa bibig mo, yung iniisip mo, lalong lumalaki si good wolf. At kapag dumating sa point na sobrang laki na ni good wolf, that is value. That is the time na tutulong ka na sa ibang tao. That is the time that you will have an abundant life. A life with the abundance of joy, love, happiness, and gratitude. Ayan guys, naputol yung Zoom meeting natin kasi parang naubusan ng load ata yung kausap natin. Pero maganda yung naging resulta. Gusto ko lang i-share ito sa inyo guys. Ayan yung laptop natin. Improvise lang guys kasi sa Zoom meeting, you can actually share your screen, di ba? Pero sometimes when I close the deals, and everyone knows I'm super passionate in what I do, gusto ko nakikita ako ng kliyente, gusto ko nakikita nila kung paano ako magsalita. And when you share the screen, kasi nangyayari, punong-puno lang yung screen ng PowerPoint or ng keynote presentation, pero hindi ka nakikita masyado. And nag-iisip pa ako ng way paano yung kita rin ako kalahati is presentation. So, normally, ang ginagawa ko, nagsusulat pa rin talaga ako. Old school. Ganun talaga eh. Ayun yung dalawang leaders natin. Oh. Inaalam pa nila kung mag-uusap ulit at tuloy yung usap. Pero mukhang okay naman yung kausap. We can reschedule naman. Pero depende pa rin talaga. And I hope marami rin tayong natutunan doon sa good and bad wolf. No? Pero pag-usapan pa natin. So, natutunan natin na pag laging negative yung nararamdaman natin, iniisip natin, at lumalabas sa bibig natin, masyado nating nafe-feed si bad wolf. The more that you feed your bad wolf, lalo yung lalaki. At tandaan mo, the more na lumalaki yan, lalong mas malakas kumain yan. Kaya pag lumaki ng lumaki yung bad wolf mo, dumadating sa point na mas nagkikrave ka na sa mga negative emotions kasi nga sobrang lumalaki na siya. At lalo kang mahihirapan to shift to positivity. That is why every day of your life, you have to do your best to feed the good wolf. Kagaya ngayon, hindi maganda yung gising, hindi maganda yung pakiramdam, pero tuloy pa rin. And right now, I honestly feel really good. Kasi
ang sarap din sa feeling na alam mong nadisiplina mo yung sarili mo. Yung tipong akala mo hindi mo kaya pero kaya mo pala. Yung tipong akala mo wala nang mangyayaring maganda maghapon pero nagawan mo ng paraan. Sabi ko nga sa inyo, you can create situations, good situations in your favor kung gugustuhin mo. Marami kang pwedeng gawin para maging productive ka. Marami kang pwedeng gawin para mabawi mo yung araw mo. Para maiahon mo yung sarili mo. Para maiangat mo yung emotions mo. So kakatapos lang din ng Zoom meeting natin at sobrang ganda ng resulta. And soon, I will vlog about it kasi yung mga tao from Pampanga pupunta naman sila dito for training. So I'm gonna do vlogs about it para ma-share ko sa inyo yung mga nangyayari dito. No? Pero for now, magti-TikTok live muna tayo. Ayan guys, we're live on TikTok. Hello sa mga viewers natin. Ayan. This live is about mindset, skill set, business ideas, concepts. If you really wanna earn and grow as a person at the same time, like solid, kikita ka talaga ng magandang-maganda ng bonggang-bongga, would be building a business. Hello, shout out sa inyong lahat! And yes, right now, I feel really good. Kasi kung good mood ka, motivated ka, inspired ka, it is very normal and really easy to actually do things, accomplish things. Kasi maganda yung emotions mo eh, masaya ka, excited ka eh. So talagang magagawa mo yung mga dapat mong gawin. It will be easier for you. The challenging part, the hardest part would be trying to pursue something if you feel bad about yourself. Trying to achieve your goals and dreams, do your daily task. Kung talagang bad trip ka, bagsak ang katawan mo, bagsak ang moral mo. That is why you have to discipline yourself. Kasi nga kung hahayaan mong maapektuhan ka ng negativity, especially if it is coming from your own mind, para mo na rin dinagyan ulit ng basura yung bag mo. And the best way to counter this is if you love what you do. Kasi hindi mo kailangang pwersahin yung sarili mo na gawin siya kasi gusto mong gawin. Mahal mo yung ginagawa mo. Kaya ako kahit anong bad trip ko, anong pagod ko, hindi maganda yung araw, tuloy pa rin ako eh. Kasi ang nangyayari, the more na ginagawa ko yung mga dapat kong gawin, the more that I talk with people, the more that I share my knowledge and ideas, nag-enjoy ako. Natutuwa ako na ginagawa to. Tapos meetings after meetings, I feel good kasi alam ko may na-accomplish ako. At alam ko rin na nagkakaroon ako ng progress. Alam ko na merong significance yung ginagawa ko. And then I'm starting to feel more confident about myself. Kasi imagine, bagsak ang katawan mo, bagsak ang isip mo, pero nagawa mo pa rin. Today is actually one of the best experiences that I have. Kasi yung confidence sa sarili na grabe. Sipin mo MJ, hindi maganda gising mo, pero ang dami mo pa rin nagawa. Paano bukas? So nai-excite ka na ngayon, you are looking forward to do more, to achieve more. Kasi alam mo sa sarili mo na kahit hindi ka okay, marami kang nagagawa. Paano pa pag okay ka? Actually, dun ka yayaman. Dun ka kikita. It is not about what you do when nobody's watching. It is not about what you do when you are happy, when you are joyful. It is what you do when you feel bad. How do you process it? It is all about what you do pag ina-atake ka ng mga sobrang daming negativity, sobrang daming negative emotions. How do you handle it? How do you handle yourself? Anong gagawin mo pag ganyan na yung nararamdaman mo? Dun ka binabayaran. And when you are able to go through that, nalampasan mo, nalabanan mo, you will gain more confidence about yourself. Another thing is, it is really challenging to actually feed the good wolf kung nasanay ka na pinapakain mo yung bad wolf mo. Kaya, kung ako sa'yo, simulan mo na. Taniman mo ng positive vibes yung utak mo. Ilagay mo yung sarili mo sa positive environment kasi yan ang makakatulong sa'yo. Ayan guys, and I really hope pag dumating yung time na down ka, nahihirapan ka, magamit mo yung mga natutunan mo sa video na to. And please, share this with your friends, relatives, business partners, yung mga taong sa tingin mo na matutulungan itong video na to. And of course, subscribe to my channel. Click the notification button and watch all my videos there. Thank you for watching. This is the end of vlog. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez. And see you soon.